Preview. Preview. Good morning mga kalapatid. Mayroon tayong topic ngayon na kasama ko si partner. So, kape-kape muna tayo mga kalapatid. Uy, kape tayo, partner, morning. So, ang topic namin ngayon about sa probiotics, kung paano ibigay sa ibon natin tamang timpla at kung paano gamitin ito, i-apply sa ibon natin. So, ngayon, yan yung topic natin na sasabihin ni partner sa inyo kung paano ang tamang pagtimpla sa mga ibon natin. So, yung gagawin ni partner ngayon about sa ibon lang namin, hindi ko sure kung mayroon pa bang ibang program kung paano pagbigay ng probiotics. So, kanya-kanya tayong pananaw bawat pagbigay ng mga gamot o vitamins sa ibon natin. So, yung babagi namin sa inyo, ito lang yung namin ni partner. Introduce na namin sa inyo kung paano gamitin yung probiotics. Okay, ibon. Balik-uli pa natin kung dati. Tapos natin ngayon sa probiotics. Para sa mga inakaibo. Yun ang pakip lang. Ginagawa ko dito, yun ang pakip lang. Para medyo tipid. Eto, maganda kasi ang probiotics sa mga nagsusubo. Maganda yung droppings nila. Mabilis yung development nila. Kaya continuous ako sa pagbibigay ng probiotic. Na gawa nga pala ni Werpa. Salamat sa iyo, Michael Costosa, sa sponsor mo na probiotic. Sa probiotic kasi, maganda resulta ng mga inakay mo. Hanggat meron, hanggang sa 23 days na doon mo na awakin. Pagdating naman sa flyer, maganda rin to. Habang nagpaparending ka, electrolyte, probiotic, kailangan ng mga youngster natin yan habang nagpaparending tayo, nagpapamo. Yan ang kagandahan ng probiotic. So, partner, ilang takip yung nilagay mo sa sa isang galon? Ang lima na to. Limang takip. So, makikita nyo mga kalapatid sa yung epekto parang sa mga young bird natin. Marami kasi kami nilakay, mga kapisa, kaya alalay ako ito. Alalay sa mga kainakay namin partner. Partner, paano ba magbigay sa mga inakay niyan? Araw-araw ba or mayroon kang ginagawang alternate para alam ng mga kalapatids natin? Kung kaya naman ang bulsa mo, di everyday mo hanggang sa ma-develop yung inakay, hanggang pag-awak-awak mo sa 23 days, separate na yan eh. Kasi ganun ako mag-separate sa ibon ko. So 23 days, sineseparate ko na para matuto na yung inakay. Hindi yung umaasa lang sa magulang. Nalalaspag minsan yung mga breeder natin. Sa ganung edad, sa 23 days, matututo na sila sa daily routine nila. Yan ang kalagaan dyan. Pagdating naman sa flying na at lumilipad na yung mga ibon mo, kailangan ng ibon dyan, probiotic pa rin, electrolyte and amino. Amino kasi, muscle. Tapos yung probiotic dyan, tapos electrolyte, lakas. Yan ang kailangan ng mga youngster natin. So mga kalapatid, sana may napulot kayong aral sa namin ngayon, sa topic namin ni partner about sa probiotic. So ngayon, ipapakita namin sa inyo yung resulta sa mga inakay natin, yung kahalagahan na pagbigay ni partner ng probiotic sa mga youngster namin. Ipapakita namin sa inyo yung young bird. Ito resulta ng laki sa probiotic. Ang bilis ng development niya. Bilis, no? Gising niya. Grabe yung ng young bird natin, eh, no? So, talagang bulto yung katawan ng ibon natin. Kasi sa pag-breed, kailangan magtuto pa. Kasi, andyan dyan yung pagkamali ka sa breeding pa lang, talo ka na. Lalo na sa pagdating ng race. Kung unhealthy yung warrior mo, kawawa naman. Sayang ang bulsa, sayang ang gastos. Sayang ang panahon, no, partner, no?
O panahon, lahat sayang. Kaya pag nag-breed ka, sure mo na healthy yung mga youngster mo, yung mga warrior mo. So kailangan, yan pa lang sa breeding season. Medyo tuto ka na kung anong gagawin mo. Kailangan yung ipipili mong ibon na breeder, healthy pareho ng ulang. Kung anong ginagawa mo sa season, magpunta ka o sa feathering, magtanggal ng mga hanit, buto, yan. Tapos, anti-canker ka, anti-poxy, importante yan eh, sa ibon, sa mga breeder natin. Ikaw magsusubo yung breeder mo, ipapasa niya yung sa youngster niya kung may canker yung, ano mo, yung breeder mo, number one yan eh. Ayan partner, ang ganda niya na. Bata pa yung young bird niya na. Oo. Oh. Tamo. Laki rin ko sa probiotic. So, ganda rin. Ganda ng balahibo ng ibon, no? Tsaka yung ano, katawan, talagang oh, ano mga, na sila. Mga 12 days pa, pwede mo na separate kagad. Kasi ang bilis ng ano eh, development niya. So, diba? Mga kalapagids. Sa kung magtatanong kayo kung anong brand, kahit na anong brand, nandiyan yung Peri. Peri's Probiotic, Tolume. Ang dami, klase. Kahit na ano, kung kaya ng bulsa nyo, maka, ano kayo ng, maka tipid kayo, doon kayo. Meron kasi gastos ka ng gastos na malaki. Yeah, mas maganda, cheaper tayo, bawas. Yan ang, ano, ang importante sa atin. Take note sa nag-comment doon kung masisira yung gamot na Taxilin tungkol sa ano naman to, mga kaibon, sa paratypoid, about sa paratypoid, kasi ang daming tinamaan talaga dito ngayon sa Dasma. So ngayon, talaga masisira ang gamot kung paubuti mo ng 7 araw. Kahit 2 days lang, okay lang. Mamasdan nga natin sa Betracin Gold eh. Pag naarawan lang, iba na kulay, kumukulo na, di ba? So, ganun din yan sa ano. Kung konti lang ibon mo, di tansyahin mo na lang para makatipid ka. Sa ano nga pala, sa paratypoid, marami tayong klase ng gamot dyan. Unang-una, marami kang pagpipilian. Axilin, Pyristat, Nuxal nga pala, epektibo yung Nuxal. Kaya lang, bihira na nga yung mga kabili niyan. Kasi nung araw pa, 2004, yan ang gamit ko, Nuxal. Pag ganyan, nakaka-encounter ako mababagsik na paratypoid. 7 days lang, liquid siya. Kaya Alin Julie lang ako nakakabili nung araw niyan. Sa ibang poultry supply, wala na. Ewan ko kung na-phase out na yung Nuxal na yan. Maraming klaseng panggamot ng ano ng paratypoid. Meron din, ano, pwede rin Baytril. Kaya lang, injectable ang Baytril. Kaya marami kayong pagpipilian. So ngayon, sa inyo, yung mga hindi makabili ng ano, ng mahal na gamot, katulad ng 4-in-1 mix, ang mahal niyan, pwede rin yan. Branded ng Belgica Prada. Ay, ngayon tayo, nagtitipid lang tayo. Axilin, 22 lang. 23 pesos. Pyristat, mas mababa pa. Pare-pareho yan, may halo na ano, sulfoxinolin. Kaya, yan, mamili na lang kayo. Kung kaya ng bulsa nyo yung iba na sinabi ko. Axilin, napakamura nyan. Pyristat, napakamura din. Mas mababa presyo nyan. Mga nasa 18 pesos o 16 pesos lang yan per sachet. Okay. Kaya katulad na sa akin, mga kalapatids, yung ginagawa ko, kasi marami kami ibon eh. Pag nagpe-prevent ako, talagang isang galon ang inano ko, ang tinitimpla ko. Sa dami nyan. Para lahat makainom. Kaya pag nagpe-prevent ka ng ano, nagagamot ka ng ganyan, ng paratypoid, i-continuous mo 7 araw. Pero may ibang mga brand na panggamot dyan, nakikita mo kaagad ng development, 5 days pala nakikita mo na gumagaling nga agad siya. So pag natapos ka na ng 7 days na treatment na yan, tirahin mo na ng probiotics. Yan, para kailang kalagaan dyan. Kira na.
Yun lang ang maaayano ko sa inyo, may sasuggest ko sa inyo mga kaibon, dapat nagba-vaccine din tayo para di tayo tinatamaan. Ang dami naman diyan PNB vaccine na ano. Yun ang number one partner no, para hindi dapuan ng sakit ang ibon natin. Kailangan ng vaccine. Number one 'yan. Kaysa ngayon maghahabol ka. Ang laki ng gagastusin mo magtitreat ka ng ibon, ay kung nasa derby ka na, tinamaan ka na. Kaya magtipid, nung pag-vaccine ka na, ang dami naman vaccine dyan. 25 per head lang, ayos na. Diba? So, kung marami silang ibon, makakatipid sila, no? Bibili ng ano, isang bote. Isang bote, 850 lang yan. 850. Oh, isang ano, 50 siya. Hindi, ano nga na, komportable ka na sa mga warrior mo na ano, na hindi tamaan. Pero meron din na talagang magsik na typhoid. Marami kasing klase yan eh. Hindi lang yung ano eh, minsan makikita natin biglang babagsak yung ibong patay. Pero ang ganda, ng katawan, kumakain. Pagsuka lang ng dilaw, patay na. Maraming klase yan eh. Kaya number one, vaccine. Ipulinda ko sa inyo. Thank you nga pala sa suporta ninyo lahat mga kaibon. Shoutout nga pala sa anak ko. Birthday ngayon Pasko kay Christine Carol Cortez. Happy birthday na. Advance happy birthday. Christine, happy birthday. Mamili ka na lang dito sa ibon namin na ireregalo ko sa'yo. Kay James Daniel, nak. Shoutout sa'yo. Kay Cassandra. Kay Peli. Oh, support ang tunay kalapat partner, no? Love mga anak mo. Oh, yung tatlong yan, support sa'kin yan. Pati kay, ano, kay Biberman, kay Just Dylan. Lumato ka na sa ninong mo, anak. Oh. Pasyal ka dito, marami tayong young bird dito, pamimigay. So, ang ano natin, December 25, meron tayong raffle na ibon. So, sana, sundan nyo yung pinost ko. Doon kayo mag-comment sa FB page ko na Mulawi Kings Loop. Kasama din si partner doon. Doon na lang kayo mag-comment. Lahat ng mga nag-comment doon, kasali sa raffle natin. So, sana doon na lang kayo mag-comment. Huwag nyo na akong i-message kasi sobrang dami. Doon na lang para isahang paghahanap na lang para mailista ko lahat ng mga kasali. So, good luck sa lahat. At sana, swertehin tayo sa darating na mga karera natin. Salamat mga kaibon. Okay, good luck sa lahat. Merry Christmas sa lahat, mga kalapatid.